Sa puntong ito, mga kapuso, masayang sinalubong ng mga Dagupenyo ang bagong taon. Hilang tradisyon at pampaswerte, buhay na buhay sa selebrasyon. Magkibalita tayo live kay Russell Simorio. Russell, Happy New Year! Happy New Year, CJ, at Happy New Year sa ating mga kapuso. Masayang ipinagdiwang ng mga Dagupenyo ang pagpasok ng 2024. At syempre, iba't ibang mga paniniwala at mga tradisyon pa rin ang sinunod ng ating mga kababayan. May mga naghanda rin ng mga pampaswerte. Pero sa kalagitnaan ng kasiyahan, may ilan tayong mga kababayan ang hindi pa rin nakaligtas na maputukan. Nagliwanag ang kalangitan sa pagsalubong ng bagong taon, agaw atensyon ng mahigit 5 minutong fireworks display na inabangan ng mga Dagupenyo. Sa Barangay Tapwak, puno ng kasiyahan ng New Year party ng mga chikiting at ng mga young at heart. Hindi nagpapigil sa sack race kahit na muntik nang madapa. Inenjoy din ang iba pang palaro. Sama-samang pinagsaluhan ang mga inihandang pagkain. Hindi rin kinaligtaan ang mga tradisyon sa pagsalubong sa bagong taon, gaya ng paghahanda ng mga bilog na prutas. May mga prosperity bowl din na inihanda. Pampaswerte raw ito para tuloy-tuloy ang pasok ng biyaya ngayong taon. Pero sa kabila ng paalala ng otoridad na iwasan ang paggamit ng paputok, ay may mga naputukan pa rin. At CJ, live tayo dito sa Region 1 Medical Center para bigyan tayo ng karagdagang update regarding sa fireworks related incident. Makakasama po natin ngayong umaga si Dr. Camilla Rosario Navarro, ang head ng Health Emergency and Disaster Management Services ng R1MC. Ma'am, good morning po. Good morning. Ma'am, medyo nalagtagan po. Nakita ko po yung bulletin natin. Ma'am, umabot na po ng 20 yung fireworks related incident po natin. Kumusta po ang mga pasyente, ma'am? Sa ngayon, dalawa ang admitted pa rin na nasa hospital, pero the rest ay napauwi naman. So, ang total cases natin ngayon is 20, dalawa pa ang admission sa loob ng hospital. Ma'am, meron po tayong tinamaan ng ligaw na bala. Kumusta po sila, ma'am? Yung dalawang tinamaan ng ligaw na bala is sa Sampabian yon. So, magkapatid sila. And then, yung isa, admitin sana for observation, pero nag-refuse. Yung isa naman, may go home. So, pinauwi yung boat is nakauwi naman na ng maayos. Ma'am, naka-code white pa rin po tayo, ma'am, hanggang sa January 4, itong Region 1 Medical Center. Gaano pa po tayo kahanda, ma'am, sakali po na may mga dumagdag pa pong mga biktima ng paputok, ma'am? Ang Region 1 Medical Center naman is handa lagi yan. Mapa New Year or hindi, nakahanda. Laging may duty yan. In terms of manpower and instrument, nakahanda naman hanggang sa January 4. Ma'am, meron na po ba tayong detalye kung anong uri ng paputok yung nakapaminsala doon sa ating mga biktima, ma'am? Ang most common na gamit ng mga bata is yung is 5-star. So, yun yung tinitingnan natin. And then, the rest is unknown kasi. And then, isang boga na yung sa maluwod. So, yun lang naman. Thank you, ma'am. Nakasama po natin si Doktora Camilla Navarro Rosario ng Region 1 Medical Center. Ma'am, good morning po. Happy Hello, New Year, ma'am. Happy New Year. Ayon, CJ, ayon naman sa Center for Health Development Ilocos, karamihan doon sa mga biktima pa ng paputok sa buong Region 1 ay nagtamo ng lapnos sa katawan. Apat din yung humantong sa eye injury, habang tatlo yung kinailangan pang putulan ng bahagi ng katawan na naputukan. Kaya't paulit-ulit ang paalala ng otoridad na iwasan ng paggamit ng paputok. O kung hindi naman mapigilan, ay mag-ingat na lang. At yan muna ang latest mula rito sa Region 1 Medical Center. Balik sa'yo, CJ. Happy New Year! Maraming salamat at Happy New Year, Russell Simorio.